What's up mga ka-fam? And for today's video, samahan niyo po kami sa pagpunta namin sa isang family clinic sa pagpapabaksin ng aming anak na si baby Liam Jaira. Tapos yan, dadalhin namin kayo sa isang grocery store malapit dito sa amin para mamili ng mga gulay at panahog sa aming lulutuin na kare-kare. So ipapakita rin namin sa inyo kung paano namin niluto ang aming homemade kare-kare. Kaya naman, muli niyo po kaming samahan sa panibagong adventure ng aming pamilya dito sa Ka-Fam in Japan. Mom, I will cut my vegetables. Okay. So last Saturday, pumunta po kami sa family clinic para sa scheduled vaccine ni baby Liam Jaira. Ang clinic is like 5 minutes away from our home. So mabilis lang siya. Kaya tara, samahan niyo po kami. Basically, pag 2 months old na yung bata, may ma-receive kayong mga letters from Municipal Hall. Nilalaman yan lahat ng mga questionnaires and forms about vaccines. After kong i-double check yung mga forms, pumasok na kami sa clinic. So maaga kami guys, kaya walang masyadong tao. Ayan si baby, kalmado lang. Walang kaalam-alam kung anong gagawin sa kanya maya-maya. As early as ganitong age, no, 3 to 4 months old, makikita mo na kagad yung curiosity ng bata. Sa paningin niya, sa paligid niya, kasi mga bago sa paningin niya, kaya interesting pagmasdan para sa kanya. Alam nila na wala sila sa bahay nila. At tinawag na nga kami at pinapasok kami sa isang room para hintayin si Doc. At this moment, nagpe-prepare lang yung nurse para sa pagdating ng doktor. So after nung check-up niya kay Doc, pinainom siya ng vaccine for rotavirus. So yung vaccine para sa rotavirus, hindi siya i-inject. Pang-oral siya. So yan, pinainom muna siya. After that, pinalipat kami sa another area kung saan siya tutusukin. So bali, 4 na injections yung bibigay sa kanya. 2 sa braso niya and then 2 sa kanyang hita. So after nung injection niya, umuwi muna kami sa bahay. Hindi na namin nakunan yung actual na pagtusok sa kanya kasi iyak nang iyak yung bata, kawawa naman. So pagka-uwi namin ng bahay, agad-agad din siya nakatulog. And then pumunta kami sa grocery store para mamili ng mga gulay at panahog para sa lulutuin namin mamayang kare-kare.
At nandito na nga kami sa Kamachine Supermarket para mamili ng mga gulay. Kaya tara, pasok tayo. Our first stop, talong. Medyo nagmamahala na yata mga bilihin dito mga kafam. Kahit saan naman yata. Kaya naman kailangan ng masusing pagbabudget. And so, kami dito, mga kafam, nagluluto na lang para mas makatipid. Siyempre, bilhin tayo ng pechay, no, para sa ating kare-kare. At repolyo. Baguio beans na galing sa Japan. So, ito ay Japan beans. So, tingin-tingin muna tayo ng mga prutas na fresh. Talaga magpapasko na. Naalala ko sa Pinas, isa yan sa sign na malapit na ang Kapaskuhan. Kapag nakukumpleto mo na yung mga prutas doon sa iyong hapagkainan. So pagkatapos natin mamili ng mga gulay, mga kafam, nagpunta tayo sa ice cream section kasi nag-request si Ate Moraya ng ice cream. Since pasok pa naman siya sa budget at ang daming selections, try natin mamili. Mukhang masarap. Nakakalitong mamili ng ice cream guys. Ang dami kasing options. So eventually napili naming brand is Meiji. Very popular brand ng chocolates or sweets dito sa Japan. And aside from that, namili rin kami ng something sweet. Dito sa Japan, yung mga desserts nila hindi ganun katamis kumpara sa Pilipinas. Kaya kadalasan hindi nakakasuya. Pero syempre, iba pa rin ang leche plan natin sa Pinas. So after namin mamili ng sweets pang merienda, pumunta naman kami sa section ng mga sanitary napkins kasi nag-iaya si Mrs. And then nung pumunta kami dun sa section na yun, natuwa siya kasi nga, ang daming options ng mga sizes ng sanitary napkins kumpara sa Philippines. Ngayon ko rin lang nalaman guys, no, na ano, iba't ibang sizes pala yung para sa sanitary napkin. Kala ko ano lang siya, iisa lang. So in-explain niya sa akin, depende raw sa lakas ng period ng babae yung size ng napkin. So nung nakapamili na siya, dumiretso na kagad kami sa cashier, baka kasi madagdagan pa, no? So makikita nyo rin dito mga kafam, may mga bayad yung mga plastic bags. So ang ginawa namin, nag-decide na lang kami gumamit ng box para rin makatipid. So syempre kailangan i-arrange ng maayos, no? Para magkasya sa box. Kaya tara na. Let's go home. So actually, bago kami pumunta sa family clinic, pinakuluan ko na yung baboy para lumambot siya. Nilagyan ko po siya ng patis, ng pamintambo at ng dahon ng sibuyas. Sa pagpapakulo ng baboy, yung unang kulo, tinatapon ko po siya agad para maalis yung lansa. Sa pangalawang kulo, yun po yung sinisave po natin, nilalagyan din natin ng pampalasa para maging pork stock, siya yung magiging sabaw natin mamaya sa kare-kare. So after po natin mapakuluan yung baboy, papatuyuin po natin siya and then lalagyan po uli natin siya ng patis. Then after that, imamassage po natin yan para manuot yung lasa ng patis doon sa baboy. Then tutusok-tusokin po natin siya ng tinidor mamaya. Para sa ganun po, maging malutong po yung balat niya pagka naprito po sa air fryer.
para maalis po yung excess oil niya, nilalagay po natin siya sa air fryer, doon po natin siya piniprito. So isiset lang po natin itong air fryer sa 200 degrees Celsius. And then after 20 minutes, babalik na rin po natin siya. So habang naghihintay po tayo, naghihiwa na po tayo ng mga gulay na gagamitin po natin para sa ating kare-kare. So pagkahugas po nito, ibubukod-bukod ko na po yung mga gulay. Separate ko yung madaling maluto agad, no? Kaya yung mga dahon-dahon, siya po yung hinuhuli ko. So 20 minutes na po nakalipas, ganito na po siya. Para kung hindi siya masunog, pinabalibaliktad po natin siya para maging even yung pagkakaluto. So eto na po yung finished product, mga ka-fam. So hiwain lang po natin siya into bite pieces. Then after this, isasangkutsa na po natin siya sa sibuyas at bawang. So mga ka-fam, gagamit po tayo ng mamacitas mix, no? Kasi wala akong masyadong local ingredients dito sa Japan na po pwede natin gamitin para sa authentic na kare-kare. So pagsangkot siya po, ginagamit po natin is sibuyas una bago magbawang. Kasi madali po masunog yung bawang. Pero meron pong mga iba na inuuna talaga yung bawang. So depende po sa inyo kung ano po trip ninyo. Basta ho kami dito sa ka-fam, inuuna po natin ang sibuyas. So in-strain ko muna po yung pinagpakuluan ng baboy para gamitin natin sa baw mamaya para sa kare-kare. So sa pagsangkot siya po ng baboy, nilalagyan na po natin ng peanut butter para manuot po yung lasa doon sa baboy mismo habang ho natin tinutunaw yung peanut butter. Ilalagay din po natin yung mamacitas mix. So mamacitas, baka naman. Lagyan po natin ng konting tubig para sa ganun po hindi ho masunog. Kasi by this time, tuyo na po yan eh. Ang ginagawa ko po sa gulay, hina-half cook ko lang po siya. Yung iba, binablanch po nila. Pero since gutom na po yung ating pamilya, ginawa ko po hina-half cook na lang po siya. Kasi maya-maya, papakuluan huli siya sabay-sabay. So, hinuhuli ko po yung mga dahon talaga. Yung repolyo at saka yung pechay. Kasi sila yung pinakamabilis maluto. So yung iba mga ka-fam, ginagawa nila, piniprito nila yung mga gulay, no? Pero since ayaw namin na masyado mamantika, half-cooked na lang po siya. So eto na po, ready na po tayong ilagay ang ating sabaw. So sa paghalo ho natin, no, unti-unti na ho siyang lalapot, mga ka-fam, dala nung mamacitas mix na nilagay po natin. So ngayon naman, i-arrange na natin sa taas yung mga gulay para madali natin i-plating mamaya. So mga ka-fam, eto na po ang finished product natin, ang air-fried pork belly kare-kare with bagoong. So tara na mga ka-fam, kain na na! Okay. Come on, come on, come on. Come on, eat. It's so sarap. I'm eating too. Eat. What's that? I'm looking for wine. Kaya naman sa sobrang sarap, napa-extra rice po si Ate Moriah. Kaya mga ka-fam, maraming salamat po sa panonood ninyo sa aming video na ito. Hanggang sa muli. God bless everyone! Thank
Thank you for watching, and if you haven't subscribed yet, please click on the subscribe button and the notification bell for more updates here in KaFam in Japan. God bless everyone! See you in our next videos!